Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw naming mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating gabi-gabi na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos na pinamagatan na spiritual journey to a more abundant and generous life. Pagpamanhin niyo po mga kaibigan namin at mga kapatid, nagkaroon po ng konting technical problem, pero ang halaga po ngayon ay yung salita ng ating Panginoon Diyos na ating pumapapakinggan. Tayo po ay nasa ika-36 na gabi na ng ating pag-aaral. Napalad tayo sapagkat meron tayo na ganitong pagkakataon na nakakapakinig o nakakapanood ng live sa ating Facebook at sa Zoom. Sapagkat ang mga salita ng ating Panginoon Diyos ay napakahalaga. Mahalaga din na marami tayong matutunan sapagkat ito'y magagamit natin higit sa lahat sa ating mga gawain sa araw-araw o sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Mga kapatid at mga kaibigan, inanyahan ko po kayo na patuloy kayong sumubaybay hanggang October 17, na gabi-gabi sa oras na 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. At inanyahan ko rin po kayo, mga kaibigan namin, mga kapatid, na i-share nyo rin po itong link na to para po sa ating iba pang mga kaibigan at mga kapatid na mabiyaan din sila upang higit na lahat sa lahat ay mabigyan din sila ng karagdagang kaalaman. Sa gabi pong ito ay mapalad tayo sapagkat maayos-ayos na po yung ating signal. So sa oras din po ito, mga kapatid, ay papakilala ko po sa inyo. Si pagkatapos ko po magsalita ay mapapakinggan po natin si Brother James Luttrell na siya po magbibigay ng pambugad na panalangin. At pagkatapos po niyan ay makakarinig tayo ng awit papuri sa ating Panginoon at mapapakinggan po natin si ating buting pastor sa katawan po ni Pastor Red Honorica. Ang aming namahal ko mga kapatid at mga kaibigan, pagpalain po tayo sa gabing ito at nawa ay patuloy tayong i-bless ng ating Panginoon. God bless po and good evening. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal na sa kaitastasan, salamat po Panginoon sa araw na inyong binigay sa amin. Kami po ay pinatnubayan nyo sa buong magdamag. Nabigyan nyo po kami ng mga aming kailangan sa pagbibigay po ng aming mga at pagpanatili pong malusog sa amin. Panginoon, sa pagkakataon na po na ito ay dinadalangin po namin ang aming programa na pinamagatang spiritual journey to a more abundant and generous life. Na naway maging successful po ito, Panginoon, at nawa kayo po ang magsalita sa pamagitan ni Pastor Redante, na naway kami po ay mabless at ang kanyang mga sabihin ay maisapuso namin at ma-i-apply namin sa aming mga buhay. Nawa ang Banal na Espiritu ay mapasa amin, Panginoon, upang kami makaintindi. At kayo din po sa aming speaker na si Pastor Redante upang ito po ay maihandog niya ng nasang-ayon sa inyong kagustuhan. Ito lang po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus.
isang awit na inihandog sa Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng akin pong anak na si Dennis. Purihin po ang Panginoon sa sandaling ito na ipinagkaloob sa atin ang isa na namang inspirasyon upang tayo ay mag-aral, mga kaibigan at mga kapatid, sa pagpapatuloy ng atin pong pagtalakay at paglalakbay sa paksang atin pong pag-aaralan sa
gabing ito. Kaya tayo po ay purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan ay pinagkaloob sa atin sa sandaling ito na tayo ngayon ay magpapatuloy. Kung hindi natin, kagaya ng awit, kung hindi natin alam ang hindi natin nakikita ang kamay ng Diyos, hindi natin nakikita ang mukha ng Diyos, ang presensya ng Diyos, hindi natin ramdaman. Ngunit isang bagay ang pwede natin gawin, magtiwala tayo sa puso ng Diyos. Kaya kasama natin palagi. At ito ay napalaking inspirasyon para sa atin upang tayo ay tawagan ng Panginoon na maging katiwala sa ating buhay araw-araw. Kaya nga po, sa gabing ito, ay atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral dito po sa Spiritual Journey to a More Abundant and Generous Life. At ang dalangin ko sa paglalakbay natin ngayong gabi ay matutunan natin ang isang napakagandang paksa. Ito po ay maikli lang, ngunit makabuluhan sa atin pong pag-aaral bilang mga tinawagang alagad at kapartner ng Panginoon, kanyang mga tapat na katiwala. Kaya nga po, kagaya ng panalangin ni David, ang dalangin ng natin dito sa Spiritual Journey to a More Abundant and Generous Life ay makilala pa natin ang Panginoon. Si Jesus na Panginoon ng ating buhay. Sapagkat ito ang layunin, maging malapit ang ating ugnayan sa Kanya. At pagkatapos nito, magpapatuloy ang nating hanapin ang Panginoon sa ating buhay at ang Kanyang kalooban sapagkat Siya ang Panginoon ngayon. Kaya samahan niyo ako sa ating pong pag-aaral at sa kagaya ng awit ni David, ang dalangin niya ay maging dalangin din natin bilang kanyang mga alagad ni Jesus. Bakit po? Sapagkat nais nating hanapin ang kalooban ng Panginoon ay itong ating gawin. Sa 33 verse 35, ang sabi sa atin, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong batas at ito'y aking iingatan hanggang wakas. Bigyan mo ako ng pang-unawa upang aking maingatan ang kautusan mo at akin itong susundin ang buong puso ko. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo sapagkat aking kinaluluguran ito. Kaya po ngayong gabing ito, sa ating pong pagpatuloy, tayo po ay nasa 36 na araw. Day 36. At napakaganda ng payak na temang at paksang itinuturo nito sa atin. At ito po ang sinasabi ngayon. Ang when you help the poor and needy, don't do it for public recognition. Bilang mga alagad ng Panginoon, ito ang isang bagay na ipinapahayag ni Jesus para sa atin. Na kung tayo tutulong sa mga mahihirap at nangangailangan, huwag nating gawin ito for public recognition. Upang makilala o malaman ng publiko o ng madla. Si Jesus ay nagsalita tungkol sa mga bagay na ito. Sapagkat ang sa panahon niya, ang mga Hudyo, lalong-lalo na ang mga Pariseo at mga iskriba at Pariseo, ay lubos-lubos sa kanilang pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Ngunit, tuwing sila'y tutulong, meron silang mga kasama na tagabadya o tagasigaw o tagapahayag na narito ang isang tapat na lingkod ng Diyos, isang sumusunod sa utos ng Diyos at siya'y tumutulong ngayon sa mga mahihirap. So, meron silang mga trumpeters, taga-trumpeta at ipinapahayag sa madla na ako'y tumutulong sa isang mahirap ngayon. Kaya ang sabi ni Jesus, sinaway sila ni Jesus at itinuro niya ang tamang paraan pagdating sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa Matthew 6:2-4, ito ang sabi ni Jesus, when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by men. Di pa po, sa isipang ito na sinasabi ni Jesus, yung mga Pariseo at mga Hudyok na nagpapahayag sa madla na sila'y tumutulong, ay ano po, ang kanilang hinahanap ay hindi ang pagtulong na kanilang ginawa, kundi ang pagkilala ng mga tao na sila'y isang matulunging tao. Isang mabuting tao.
Sabi ni Jesus, I tell you the truth, they have received their reward in full. Ngunit nagpatuloy si Jesus sa sinabi niya, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Ano po ang napaka-inam na kapahayagan? But when you give to the needy, do not let your left hand know. Huwag malaman ng kanang kamay o ng kaliwang kamay ang ginagawa ng kanang kamay. Para sa isang physical na description, parang napakahirap ng bagay na ito. Hindi pwede mangyari na hindi malaman ng kaliwa ang ginagawa ng kanan sapagkat sila'y bahagi ng isang katawan. Ngunit ang sinasabi dito ay ano po? Isang karanasan na dapat ito ay hindi ibinabadya sa gitna ng mga tao. Kung mayroon mang gagawing pagtulong o pagpapahayag o kaya ay pagbibigay sa mga nangangailangan, gawin natin ito sa kaparaan ng tayo ay hindi tatanggap ng papuri ng ibang mga tao. Hindi tayo masabing napakabait. O, ang bait-bait pala. Okay po? Sila ay sadyang matulungin. Mabuti ang kanilang ginagawa. Kung ganito ang mangyayari, ang sabi ni Jesus, natanggap na nila ang kanilang reward. Yung recognition ng public, nag-ibinigay sa kanila, yung nakita silang nagbibigay ay isang ano po, reward na natanggap nila. Pero ang sabi ni Jesus, merong bagay, merong bunga ang pagbibigay sang-ayon sa ipinahayag ni Jesus. O manhin. Merong bunga sa ating buhay, sa ating espiritual na buhay, ang karanasang ito na ipinahayag ni Jesus. Bakit po? Sabagat ang sabi sa atin, your Father who sees what is done in secret will reward you. Ang Panginoon, ang Ama, ang siyang magbibigay ng tamang kaloob sa iyo. Kung mayroon pang isang bagay na gagawin ng Panginoon, tandaan natin, hindi niya palalampasin ang mga buting bagay na ating ginagawa. Ngunit hindi tayo gumagawa ng mabuti, hindi tayo tumutulong sa kapwa, hindi tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon upang ipahayag natin na narito ang isang anak ng Diyos, ang isang alagad ni Jesus na sadyang mapagbigay. Ano po? Sa maraming pagkataon, ito po ay makikita din natin yung karanasan ng mga Hudyong ito, ng mga Pariseyong ito, na sila ay nagbabadya sa kanilang pagtulong sa maraming pagkataon ay nakikita sa loob ng iglesia. Ano po? Lalong-lalo na yung talaga pong ibinibigay sa publiko o ipinapahayag sa publiko ang pagtulong na kanilang ginagawa. Pero alam po ninyo mga kapatid, yung recognition, yung reward na kanilang tatanggapin ay nagawa na sapagkat ang recognition ng tao ay ano po? Ang public recognition ay nangyari na para sa kanila. Ngunit sa Diyos, ito ay bali wala. Ito ay walang saysay. Ang kinikilala ng Panginoon, ang kinikilala ng Ama ay walang iba kundi ang mga gawa na ginawa na ano po, hindi nalaman ng publiko. Opo, maaring may ilan mga tao na makakaalam ng ginawa nating pagtulong. Ngunit ito'y sa ilang grupo lamang, mga tao lamang. Ngunit alam po ninyo, ang ipinapahayag dito ay yung talagang tutulong ka at ibinabadya mo, narito, tumutulong kami, bagamat hindi natin ano po, ipinapahayag. May mga pagkataon na hinihiling na tayo ay tumulong at i-document. May mga pagkakataon na kailangan ito. Ngunit hindi kailangan na ano po sabihin sa madla na narito kami ay tumutulong. Sapat na ang pagtulong na ginagawa
ay ginagawa ng tao sa puso at ano po, hindi kailangan ng camera, hindi kailangan ng television network, hindi kailangan ng ibang mga bagay upang gawin ito. May mga bagay na kailangan ano po, gawin natin sang-ayon sa pinanukala ng Panginoon. Ito ang kanyang kalooban. Kapag ginawa natin ito, ang sabi ni Jesus, ay ano po, ito ay gagawin natin sa kaparaanan na hindi malalaman kung maaari ng karamihan. Ngayon, sa Matthew 23, verse 5 to 6, si Jesus ay nagsalita sa karanasan ng mga eskreba at pariseyo. Ang sabi niya sa kanya, mga hypocrites, mga mapagpaimbabaw o panglabas ang kanilang o ang pagpapakita. Yung kanilang mga ginagawa ay panlabas lamang. Ang sabi sa atin, everything they do is done for show. Ang kanilang ginagawa ay para sa ano po, palabas lamang. They love to sit at the head tables at banquets. Okay po? And in the reserved pews in the synagogue. Ang gusto ng mga taong ito ay yung doon sa punong ano po, punong upuan. Yung VIP ang treatment. Yung in-reserve para doon sa mga ano po, dignitaries. You wear a noble, pious expression in public, but God knows your evil hearts. Your presence brings you honor from the people, but it is an abomination in the sight of God. Ano daw po? Honor sa paningin ng mga tao, pero kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kaya nga po, kung mayroon pang isang bagay na gagawin natin, kung magagawa nating tumulong, tumulong tayo mula sa ating bukal na puso. At hindi kailangang isa publiko ipahayag sa maraming tao ang ginawa nating pagtulong. Sapat na tayo ay makatulong at maipahayag natin ang lubos nating pagkalinga sa mga taong nangangailangan at sa mga taong ano po, may hirap. Higit sa lahat, sa pagtulong natin sa gawain ng Diyos na ito'y isulong upang ang kanyang salita ay maipahayag, maipaabot sa marami pang mga tao. At kung magkagayoy, dumating na ang Panginoong Jesus. Sabi ni Sister White sa This Day with God, page 227, ipinahayag niya ang napakahalagang pangungusap na ito. There is true honor among those who have love, who have the love of God in their hearts. Our object in working for the Master should be that His name may be glorified in the conversion of sinners. Ano daw po? Ang gustong mangyari ng Panginoon, ang layunin niya sa paggawa ng mga bagay na ito ay upang ang pangalan ng Panginoon ay maluwalhati sa ikahihikayat ng mga makasalanan. Kaya po, sa gabing ito, ang dalangin ko, matutunan natin ang pagtulong na ito ay nalalaman lamang kumaari ng Panginoong Diyos. Napakahalaga na ano po, tayo'y tumulong. Ngunit hindi na kailangang ibadya pa. Hindi na kailangang sabihin pa kung sino ang mga tumulong at ano ang inaitulong. Enough na po na ang pagtulong ay ginawa upang ang pangalan ng Panginoon ay maipahayag sa buhay ng taong ito at siya ay ano po, mailapit sa Panginoong Jesus. Sabi ni John Bunyan, patuloy, sabi ni Ellen White, those who labor to gain applause are not approved by God. Ang mga naglilingkod para palakpakan ay hindi sinasang-ayunan ng Diyos. The Lord expects
His servants to work from a different motive. Hindi para ano po, magpasikat. Hindi upang magpakilala. Hindi upang gumawa at malaman na ako'y may ginagawa. Kundi isang lubos na pag-ibig sa Diyos sa gawain niya at sa pagtulong sa ano po, sa mga nangangailangan. Sabi ni John Bunyan ay ganito, "He who bestows his goods upon the poor shall have as much again and 10 times more." Siya na nagkakaloob ng kanyang pag-aari kay po ng kanyang mga bagay sa mga mahihirap ay magkakaroon muli at 10 beses pang higit. Sa gabing ito, makita natin mga kapatid na ang pagtulong ay dapat nating gawin na ano po, hindi para sa ating kapurihan, kundi para sa kapurihan lamang ng Diyos. Sa gabing ito, tulungan nawa ng Diyos na maitalaga natin ang ating buhay, na matagpuan tayo sa katapatan ng pagkatawag niya sa atin bilang mga alagad at katiwala. Kaya nga po, bigyan nawa tayo ng inspirasyon ng awit na ito na ibabahagi sa atin ngayong gabi ni Paula at ni Danaya.
Purihin po ang Diyos sa napakagandang awit na magbigay sa atin ng inspirasyon sa gabing ito, mga kapatid. At nawa ang dalangin ko, huwag mawala ang gabay ng Panginoon sa inyong buhay, lalong-lalo na sa pagsunod sa ating paghahanap ng kalooban ng Diyos na ito ang at masunod sa ating buhay. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa sandaling ito. Sa kabutihan na iyong ipinagkaloob, pinupuri namin kayo, O Diyos, sapagkat kayo ay dakila sa aming buhay. Muli mo ipinahayag tamang kaparaanan na kami ay maglilingkod para sa mga nangangailangan. At ganun din sa gawain ng Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami na ang aming mga gawa ay hindi magtaas ng aming sarili, kundi magpakilala lamang na ang aming niluluwalhati ay walang iba kundi ang Diyos na nasa langit. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na sa mga pagbibigay na aming ginagawa, maging sa pagtulong sa mga nangangailangan at ganun din sa gawain ng Panginoon, ay maglaan ito ng tapat na paglilingkod upang maakay ang mga tao papalapit sa paanan ni Jesus. Nais po naming pasalamatan kayo sa gabay ninyo sa aming buhay at ang katotohanan ito ay manatili, Panginoon, sa aming puso at maging bahagi ng aming mga paglilingkod. Salamat po sa basbas na inyo pong ipinagkaloob ang pagpapalang iyong inilaan sa buong sanlinggo na daraan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Marami pong salamat, mga kapatid, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Bagamat sa kanina ay napakahina ng internet connection, ngunit nagpapasalamat ako sa gabay ng Panginoon na kanyang ipinagkaloob sa atin. So muli po, bukas ng gabi, akin po kayong inaanyayahan na magpatuloy na sumubaybay dito po sa ating pag-aaral sa Spiritual Journey to a More Abundant and Generous Life. Ang dalangin ko, ang pagpapala ng Diyos ay tanggapin ninyo sa inyong buhay sa loob ng isang linggong ito. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi po. Salamat sa inyo, mga kapatid. Okay po.